Mayang adlaw kayong tanan, our ulam for today ay sinabawang gulay na may kasamang hipon. Naku, magugustuhan nyo talaga itong ulam na ito dahil minsan lang ito dito sa Kabisayaan. Hindi pala, minsan lang ito sa Katagalugan dahil dito sa aming Kabisayaan o sa Mindanao, ito po ang aming laging inuulam. Hindi po kami mahilig sa sinigang. So ito na nga, meron tayong aromatherapy na tanglad ang pampalasa at pampaamoy at ang pampaamoy, pampabango ng ating sinabawang gulay o lawoy o basoy kung anong tawag sa inyo. Ang ating ingredients lang ay ito na nga, ang main natin na sahogay, ang ating hipon para masarap ang panlasa. So ayan, hinugasan ko na po ang ating gulay na may kasamang okra, talong, kalabasa, sitaw at may kangkong. Hindi na namin nilagyan na malunggay kasi naubos po dahil sa kapitbahay. Charas lang. So ayan na nga, simple lang ang ating proseso nito. Magpakulo lang ng tubig at ilagay ang ating mga ricados, kamatis, sibuyas at luya para masarap. At pag kumulo na sila ng bongga-bongga, ang bangunan yan, lumabas na lahat ng mga enzymes and everything. Wow, enzymes talaga. Ang bango-bango niyan guys pag pinagalo-alo. Wala pong bawang kasi hindi pa kami naglalagay ng bawang pag sinabawan po, hindi po siya nagigisa. So ayan na nga, dahil kumulo na, ilalagay na natin ang ating mga sari-saring gulay. Ang tawag po sa amin ito ay lawoy or basoy or may iba naman laswa. Malaswa, charot lang. So kayo naman, ano po ang tawag nito sa inyo? Hindi po siya sinigang kasi walang sinigang mix na nilagay dahil sa amin po, hindi po kami mahilig masyado kumain ng sinigang kasi mga pamilya ko pag pinakain ko ng sinigang, ayaw nila ng lasa kasi lasang panis daw. So sa Katagalugan na talaga yung masarap talaga yung sinigang. So dito, mas masarap din ang sabaw lang na walang sinigang para hindi mag-overpower yung asim or yung ginisa mix dun sa lasa ng hipon. I-try nito guys. Magluto kayo ng gulay o sinigang pero huwag yung lagyan ng sinigang mix. Hipon lang po at asin at panimpla. Bahala na kayo sa panamlasa ninyo. Basta wala pong sinigang mix, malalasahan nyo talaga yung sarap talaga ng hipon. Dito sa amin sa probinsya, mas masarap pag yung hipon galing sa ilog. Ang tawag ay ulang sa amin. So, nahuli na po niya maglagay ng asin. Dapat nilalagayan habang kumukulo na yung mga gulay para mas ma-absorb yung lasa, diba? At nilagyan na ng konting betchin para naman makalimutan niya na wala na pala sila. Charot lang. So ayan na nga, kumukulo na po ang ating sari-saring gulay with hipon at ilalagay na natin ang ating kangkong fresh from the farm. Galing po yan sa ilog at dito sa aning tanim sa may hardin. At pagkalagay ng ating kangkong, tatakpan lang siya na for about 1 to 2 minutes. Wow, may time talaga, no? Feeling ship yan. Bullshit. So, papakuloyin lang natin siya ng ilang minuto at habang kumukulo yan, napakasarap dahil ang gabi na ito ay napakalamig dahil umulan na naman dito sa probinsya. So, masarap humigop ng sabaw, lalong-lalo na nun sa mga baklang na tuyuan. Charot lang. So, ayan na, humigop na po ang mga aswang. O, diba? Nakain na po tayo, guys. Dahil ito na po ang ating ulam. So, that would be all. Uy, that's it. That's it. This is Brand Damage. Ginawa niya si Miss Cynthia. So ayan na nga, meron din tayong tinitirang tuyo. O diba, meron akong tuyo na natira kanina ng tanghalian yan. So, itadakimasu. Kain na po tayo sa lahat na managugutom dyan. You should try this food dahil mapaparami talaga kayo ng ulam, lalong-lalo na pag may sabaw na hipon with sarisaring gulay. And let's eat. Tini-wini, mainit man ang. Kain na tayo, guys. Kainan na. Saan ta mga manang, oh? Grabe ka halang. Ilam yung butang dahil. Hindi, nalagay ko kasi. Naglagay ko ng sili, pero dito hindi ko man na-mix ba? Nahigop ko yun. Grabe yung kangkong fresh from the garden, ay from the river. Marami na, meron na ako. Ah, pwede kami magsarot-sarot doon, konti. Ako nga dito sa farm ang kinuha ko eh. Kasi yung magsisinagang ako sa kangkong. Ay, ang kalami. Wag niya magkabalawa dagal, di kayo dito. Gano'y, dagal yun. Meron dyan na ha? Nilagay, tinanim nila? Marami dito. Labong edad ko. Bukay ito. Bukay ito. Bukay ito. Sige, ano ba? Nagsipan ko lang doon na para makita.
na matili ngayon. Ibang angulo naman. Go direct. Ganyan. Dapat dire. Itadakimasu. This is Miss Cynthia. Ano yung pagpanyari niya? That's it. That's it. This is Miss Cynthia. Ako kay that's it. Nga pala igit. Ben Gibbs. Thank you. Lord, thank you so much, Lord. Talagang inulan talaga niya. Pag-iinan, pero nawala ba yun? May pilay? Bulad marin. Nakot. Naong tagbulad. Akala mo tatlo lang. Okay, plus. Mahirap pigilan ng bawal. Ako nga, bawal nga ako nga. Ang bangko deport ay man. Ay ang sili. Ang kangkong lagi lami kaayong malagi ang ginisa lagi. Talaga ako ng ikaw? Makasensitive pala niya, no? Hindi nga ako kumuha eh. Allergy ang wasp. Ah, tisara may kaka. Sabaw lang sa akin. Ano ka, nagpapantal din talaga? Hindi. Masakit. Ang kaya ko sumasakit. Ha? Huwag ba niya, Brenda? Sure ka na dahil sa ipon yan. Ako, naninikip ang dibdib. Alergy mo ko sa mag-crab, shrimp. Ang kaon ako, duha-duha lang. Duha ka, shrimp, ano lang. Nilang ko palabi kayo, mudako sa mutak ng ilong. Babal ka sa langsa, no? Babal ka sa langsa, diyan. Okay lang. Ay, ano ba? Hugasan mo na. Pwede pero. Depende sa kalang sahon. Pagkira ko ang mga ilim. Ayan na. Ang kalamit. Kalahati. Ah, kaya diet? Papagkanan ma rin. Pa? Singot ang tanan dahil. Nalalami kayo. Ayun na. Yun. Kanin pa? Hindi-attack ka. Hindi-attack ka lang. Akala ko diet. Kansya. Ay, may camera nga pala sa una. Kayo. Minamad yun na. Okay, manasap. Ano yan? Ay, manasap. Okay, next. I-review kung guwapa ba. Ay, ganito talaga pamumuhay namin, Chitay. Dapat maintindihan mo na.